Ano ang darkness? Huwag niyo sasabihin yung katabi ko. Darkness. Prince of Darkness. Okay, hindi kulay ng balat ang pinag-uusapan natin ngayon. Okay? What is darkness to you? Sige, sabi mo sa katabi mo, ang darkness sa akin kanina. Basta huwag ka magturo ng tawa. Ano? Ano daw? Pag sinabi darkness, ano? Sa inyo, walang papasok sa utak niyo. Darkness. Madilim, kadiliman. Ha? Literally, wala akong makikita. Figuratively. Ano darkness? Figuratively. When you say darkness, it's evil. Masama to. Okay? Kadiliman. Pagdating ng gabi, doon lumalabas sila at dilaw ang kanilang mga mata. Mang Jose, parang si Dainos lang. Doon lumilitaw itong mga evil paggabi. So darkness means evil for some people. Sinong takot sa dilim? Ayan. Ako ito hapon, malita ko, takot sa dilim. Pag may madilim, nakakaribas na takot. Buti di ako nalirada eh. No? May mga takot sa dilim. Taas ang lule, mga takot sa dilim. Ayan. Pero dapat nagbabago din ha. So, ang dilim ay nangangatakot sa iba. Okay? Kaya nga paggabi na, may curfew, kukunti na lang ang kotse, sasabi ng mga magulang. Oo, umuwi na lang aga kasi kunti na lang ang kotse, curfew. Madilim na. Okay? Dahil madilim na, stay at home. Tigil ka lang sa bahay. Dito ka lang. Okay? Dito ka lang. Kasi madilim eh. Delikado sa labas. Baka mapakuwang ka dyan. Nakatakot. Misa naman, ang gabi, malungkot. Subukan mo lang natulog ka. Kasi di mo na malayan, pag-isip mo, ang dilim. Pero umaga pa pala. Yung gloomy-gloomy paligid. Tapos yung ulap, ang dilim-dilim, di naman umuulan. Tapos walang tao sa bahay mo. Tapos walang huni ng ibon. Tapos wala rin tunog na sasakyan. Tapos biglang kakanta ka, makulimlim ang panahon at di humuhuli ang ibon. Tapos may kanta yan, alam niya yung kanta yan. Tapos uupo ka doon sa pintuan niyo, walang tao. Ano pakiramdam mo doon? Ha? Yan, lungkot. Sa'yo nakaranas ng gano'n. Nung adik pa ako, ganun yung nakaranas ako, pagbabalataan ako, pag-isip ko, last back, ba't ganito tahimik? Anyari? No? So it's lonely. Darkness to some, it's loneliness. To some, it's suffering. To some, pag dumadaan ka sa tunnel na napakahaba, akala mo, wala nang katapusan, panay-dilim yung nakikita mo, it's hopelessness. Yung iba, ang haba ng mga tunnel na dinadaanan sa buhay. Yung iba naman, ang tunnel nila ganun lang. Akala nilang haba na nakabend lang pala. It's not the end, it's bend. Di ba? Pag yung tunnel nakabalok to, nakala mo, wala na katapusan tong dilim na to. Ayun pala. Pagliko, may liwanag na. Yung iba naman, talaga ang haba eh, no? So, depende. Sa tunnel na dinadaanan ng bawat isa, it's hopelessness. Yung iba, darkness is depression. Yung every time, nababangon ka, para bang mag-survive na lang itong araw, how you will survive sa araw na to, and then matulog ka ulit sa gabi na kung pwede lang hindi ka lang magising bukas. Tapos pag nagising ka, mamalas mo naman nagising pa ako, paano ba ako mag-survive? You need to survive in a day. And then, sleep is the only way to rest. Nakadamay naman. Wala. Mga taga-Mars to mga nandito, hindi mga tao to, kaya hindi nakakaranas ng ganyan. Ako, naranasan ko rin yun, okay? Tinaranas ng ganyan. Yung parang survival na lang isang araw. At pag nakatapos ka sa gabi, nakatulog ka, yes! Nakaraos! Bukas ulit! Parang yung tatrabaho ka. Tapos pag-gising mo, tamahol na naman. Tapos ako trabaho ka, uwi ka, saya-saya. Uy, trabaho na naman. Yung mga
mga nagtatrabaho din sa linggo pagdating ng Friday? Yes! Pagdating ng Monday? Di ba? Monday sickness. Ang daming Monday sickness pagdating ng Monday nagkakasakit. Taas sa kamay niyo. Di ba? Nag-iimbenta ng sakit. Kasi may ano ba eh, over ng Friday. Sarap ng Friday. End of suffering. End of darkness. Darkness is painful. Sa iba, masakit to. Yung mga masasakit na nangyayari sa buhay natin, it's painful. Darkness is the experiences in life that we don't like. Sabihin mo sa katabi mo, ang darkness, yung ayaw natin. Kasi hindi masaya. Kasi malungkot. Kasi mahirap. Kasi masakit. That's darkness. Sino ngayon ang dumadaan sa darkness? Taas ang kamay. Sino ang dahilan ng darkness? De, okay. Kung wala ka sa darkness, eto lang, alalabas mo pa lang doon o papasok ka. Tato yan, papasok ka pa lang, wala niyang salita ng darkness o palabas ka na. So, good luck. Okay? Maganda yan magpalabas ka. Huwag ka mag-alala. Papasok ka ulit. Now, ayaw natin ng darkness, pero kailangan natin ito sa buhay natin. Kailangan natin magamit masama, pastor? Hindi. Di ba? We don't like darkness. Pero pag ikaw lukuloko, actually kami, no? Noong dating adik pa ako, ang tulog, wala pinagbago sa tulog ko. Mula noon hanggang ngayon. Kung binago ko ng Panginoon sa lahat ng aspeto maliban sa tulog, gigising ako ng tanghali. Mag-aadik-adik kami, mag-iinuman hanggang gabi. At pag gabi na, doon na kami lumalala, nagiging, yun, yung mga kinikwento ni Mang Jose, dilaw yung mga mata, nagluluwaan. Andun na kami, sa gabing yun, doon lumalabas, masaya kami pag gabi. Kasi yun yung mundo ng kadiliman sa amin, na kasamaan at kasalanan, doon namin ginagawa lahat. So may mga tao masaya sa gabi, may mga tao masaya sa darkness, pero pag normal kang tao, lalo kung Kristiyano ka, hindi masaya to. Pero, kailangan, why? Bibilisan ko na, kasi kulang oras natin. May kikwento akong tao mamaya, ang pangalan niya ay Joseph. Hindi asawa ni Maria, yung Joseph sa Old Testament. So the necessity of darkness in our lives, bakit? In darkness, we develop. Alam niyo ito, hindi nanabutan ito ng mga bata ngayon yung yun nga, ano, yung malaking CD, yung ganito kalaki, hindi niya nanabutan yan, di ba? Yung malaking CD, tas may karayong, may gagawin mo lang CD. Kaya pag kumakain ka sa Kenny Rogers, ano, yung CD na yan? Laka po yun. Ito po, film. Meron pa ako dito eh. Nung wala pa yung cellphone natin na may camera, pag meron kang mga Minolta, Canon, di ba, Kodak, lahat Kodak, eh, no? Parang Xerox na, Xerox. Okay, ito yung nilalagay film. Pag pinicturan ka, parang ngayon yung nakuha mong picture lumabas, papasok sa madilim na kwarto, yung dark room na yun, at may mga chemical na ilalagay doon. Ayan o. Lilitaw ngayon yung picture na. Pag hindi madilim, hindi natin i-develop. Sabihin mo sa katabi mo, sa madilim na dinadaanan mo, doon natin i-develop ang karakter mo. Doon nade-develop ang pagkatao mo. Doon nade-develop ang buhay mo. Pag hindi ka dadaan sa kadiliman na yan, pag hindi ka dadaan sa hirap na yan, sa lungkot na yan, sa problema na yan, hindi ka mag-develop. At yung image na dinidevelop, dyan sa dark room ng buhay natin, yung image ni Jesus. Ang goal ng Christianity at ng discipleship is to become like Jesus. Romans chapter 8. To be conformed to the image of Jesus Christ. Kung ano si Jesus, ganun din tayo. Ugali, mission. Hindi po balbas ha. Hindi kasali yan. Kung ano si Jesus sa lupa, yun yung modelong ginagaya natin. At na we will be transformed into His image and likeness only in darkness. Pag hindi ka tumadaan sa mga problema at pagsubok, kasi
sa problema, pinipressure ka eh. Nasubukan niya lang i-pressure yung isang foam na nilagamit sa panghugas ng plato, di ba? Pag pinipressure mo yun, anong lalabas? Bulak, sabon, kasi doon siya nakalublog. Pero nung nilikha ba siya, sabon ba yung laman niya? Di ba wala, hangin lang? Tayo parang mga foam na ginagamit. Kung saan ka nakalublog, pagdating ng panahong pinigamat, yun ang lalabas sa'yo. Lumalabas lang kung anong meron ka sa loob. Kunyari, na-pressure ka, nagkaroon ng problema, masungit ka, galit ka, eh, yun talaga yung laman mo. Kasi ito na yung Christianity, pag pressure ka, ang lumalabas, yung essence ni Jesus. Yung kwento ng Bible, yung pinasa yung alabaster box, lumabas ng perfume. Sabi doon sa Corinthians, sabi doon, para tayong mga fragrance, na pag binasag yung sisiglan, lumalabas yung amoy ni Jesus sa atin. Na every time na napipressure ka, yung character ni Jesus ang lumalabas, yun dapat. Dito yun, nadidevelop yung darkness. Hindi yung pag pangit yung nangyayari, pangit din mong amo. Pag walang pera, kamukha mo rin si Ninoy, nakagana naman pa. Di ba? Mukha ka 500, pero wala ka namang 500. Lahat ka mandaan. So, in darkness, two choices you can select. Become better or become bitter. Pero ito yung opportunity to develop during darkness. Sino yung nasa darkness? Congratulations. May pagkakataon kang ma-develop sa image ni Jesus. At kakataon mo na yan, huwag mong palalagpasin. Amen. Itong, alam niyo yung kwento ng butterfly? Sa amin, may season, ang dami mga, tanihan yung kapitbahay namin, parang nagagalit eh. Pinapuputol yung dahon ng puno namin kasi dami mga igat. Igat, tama ba? Ito yung niluluto, ginagawang igat doon. Sarap yan. So igat, makati siya, nakati. Tapos, ang papangit, ang daming balahibo, brown. Itong pangit na igat, stormong igat, no? Alam? Stormong igat, pangit na igat, magpasok niya dito sa kupon, para tayong ganito eh. Mga igat, mga stormo, yung mga ugali natin ang papangit. Kailangan pumasok sa kupon, sa chrysalis na to. Pagpasok mo dito, ang dilim. Dito kayo naayos ni Lord. Dito kayo naayos ni Lord para paglabas mo, magandang paru-paro ka na. May mga season doon sa amin, marami kasing puno. Ang gaganda ng paru-paro. Isa nakita sa Diyo, dami paru-paro. Sabi ko, may paru-paro. Pero yung same paru-paro na yun, sila din yung may istorbo mga igat. Dating mga igat na istorbo, ang kati-kati, pinaputol yung puno dahil sa kanila, ngayon gaganda nilang tingnan. Bago sila maging magandang tingnan ng mga paru-paro, dadaan sila sa darkness. Kalaw na kukun. Madilim doon. Doon sila nade-develop. Hello? Sino ngayon sa loob ng kukun? O igat pa rin kayo ngayon. Sino sa loob ng kukun? Dilim yung kanyang dinadaanan. Dilim ang kanyang sitwasyon. Dilim ang kanyang paligid. May ginagawa si Lord sa'yo. Relax ka lang. Relax ka lang. Huwag ka lang tataka sa loob ng kukun. May isang bata, nakita niya yung kalahati ng paru-paro lumalabas na doon sa kukun. Naawa siya. Iniwan niya yung kukun. Patay yung paru-paro. May season na nandito ka. Huwag kang aalis dyan. Hanggat hindi tapos yung processing nitong film, hindi mabubuo yung picture. May process. Huwag kang magmadali. Huwag mo i-shortcut. Kailangan matapos yung proseso. Ganun din dito. Pag sinortat mo ito, hindi ka magiging magandang butterfly. Patay kang higad. Patay ka sa loob. Hindi matatapos yung proseso. At yung process ang pinakamasakit, pinakamalungkot. Dahil una, hindi mo alam hanggang kailan ba ito. Hanggang kailan ba itong paghihirap ko? Hanggang kailan?
Tanong mo yung tatabi mo. Hanggang kailan? Ano? Alam niya sagot? Hindi, di ba? Walang nakakaalam kung nang kailan. When we are not growing outside, even the church, even your family, your business, everything, parang walang nangyayari sa buhay mo. Outside. Seemingly, walang nangyayari. When we are not growing outside, we are growing inside. Jesus works in ways we cannot see. Pagkatapos siyang trabahuin yung trabaho niya na hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, at akala mo wala siyang ginagawa, magugulat ka na lang, on the third day, babangon siya, buhay pala siya, meron pala siyang ginawa sa buhay mo. Nung siya'y namatay, living 3 days, walang nangyari, tahimik. Pero on the third day, gumulong yung malaking bato sa libingan. Bumangon si Jesus. At maraming himalang nangyari afterwards. Minsan si Lord, hindi mo alam na may ginagawa. Kasi ang ginagawa niya, wala sa paligid mo, wala sa labas mo, nasa loob mo. Kaya yan nangyayari, inaayos niya yung puso mo. Inaayos niya yung attitude mo sa mga bagay-bagay. At hanggang di ka umaayos, tuloy ang proseso. Kaya nga pag di ka pumasa sa exam ulit, alam mo yung katabi mo, gusto mo umulit? Pasahan mo na ngayon. Hindi mo ba napansin pa ulit-ulit lang yan eh. Ibig sabihin, hindi ka pumapasa. Hello? Sabi mo sa katabi mo, pumasahan na. Pasahan mo yung problema mo. Dahil pag di mo yung pinasahan, uulit lang yan. When we are not growing outside, we are growing inside, sabi ng Bible. So we do not lose heart. Though our outward self is wasting away. Nakapagod na to, nakakasawa na to, ang hirap na. Diba? Externally, parang wala na itong pag-asa to eh. Ang hirap na ng sitwasyon. Pero sabi dito ng Bible, our inner self is being renewed. May nagbabago sa loob. Yung masasakit na karanasan, doon natututo ang tao. Doon nagbabago ang tao. Okay? Pag wala ka na naramdaman na sakit, hindi ka nagbabago, hindi ka mababago. Faith is important for change. Karamihan na nagbabago, nasaktan. Pag di nasasaktan, ayaw magbago. Alam niyo yan. This is faithful. But inside, you are being renewed day by day. For this light momentarily affliction, itong saglit na nararamdaman ng sakit affliction, is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Pag nalagpasan mo itong painful experience na ito, itong darkness na ito, may naghihintay na liwanag sa iyo sa dulo, may naghihintay na pagpapala, may naghihintay na himala. Pumasa ka lang. Sabi mo sa katabi mo, pumasa ka lang. Pumasa ka lang. Lagpasan mo itong darkness na ito. Si Joseph, his character was developed in darkness. When he was 17 years old, spoiled brat. Favorite ng tatay. Ginawan ng magandang coat. Siya lang. Ang dami nilang magkakapatid. Walang favoritism. Siya lang talaga. Yung damit na ginawa sa kanya, yung coat, pinaghirapan, mamahalin, siya lang ang meron. Tapos anong trabaho ni Joseph? Anong alam niya ang trabaho? Wala. Malamang tamad din siguro. Or hindi ko alam. Dahil mo nabanggit ang Bible, pero sabi lang ng Bible, taga-sumbong yung trabaho niya. Pag may ginawang kalokohan yung mga kapatid niya, tay, sila ano, sila kuya, o sila kuya. Tay, sila kuya. Kaya pag inutusan siya, anak, punta ka nga doon, tingnan mo yung mga kapatid mo, excited siya. Siguro may sumbong na naman. Ganito ang ugali nito si Joseph. Kaya ang sabi dito sa kwento, nung pumunta na siya doon para tingnan kung ano nangyari doon sa mga kapatid, pinagbalakan siyang patayin ng mga kapatid niya. Nung nakita siya, they want to kill him. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore. Ito yung binigay ng tatay niya. And they took him and threw him into a pit. The pit was empty. There was no water in it. Yung pit, yung balon, nung nagpunta kayo ng Israel, mayroong mga balon na malalaki talaga. Kasi hirap talaga ang tubig doon. Pag umulan lang, kaya lang sila nagkakatubig. Tapos meron naman mga sister na tinatawag, no? May brothers din. Talaga ng tubig yun. So, yung pit,
Ito yung malalim. Yung mga balo natin na talagang nilalagyan ng balde. Ito yun. At pag nagkaroon ng mga panahon na natuyo na doon, so wala nang laman. Ito yun, madilim doon sa loob. Yung experience ni Joseph, he was in darkness. Una, yung darkness ng puso ng mga kapatid niya, napatayin siya, inggit sa kanya dahil na may favoritism, nilagay siya doon sa pit, tapos buti na lang meron isang kapatid na lahat gusto siyang patayin eh. Isa lang yung naawa. Ang sabi niya sa kapatid, si Reuben, huwag na lang natin patayin, ilaglag na lang natin yan sa balon. Kapatid pa rin natin yan. Pero ang purpose niya is to save Joseph. Kaso, nung siya'y umalis saglit, nag-iossi siguro o nag-CR, nag-bake, may dumaan ang mga Midianites. Tapos yun, kinuha niya si Joseph out of the pit at binenta doon sa mga Midianites. Yung Midianites ay mga nakatira doon sa Sinai na pinuntahan namin. Mga tribu-tribu to sa mga tent na nakatira. So binenta siya doon. And then pagkatapos doon, binenta naman siya sa Egypt kay Potiphar, isang officer ni Pero. And then after doon, sino ang alam ng kwento nito? Kasi ang hirap isa-isa na haba nito eh. Dami chapter. Pinagbitangan siya doon na balak man rape doon sa asawa ni Potiphar na nagkagusto sa kanya. Pinagbitangan siya na sinungaling and then nakulong naman siya doon sa kulungan doon sa Egypt. Ang sabi doon, and he was in the pit again. Sabi niya sa dulo, here also I have done nothing that they should put me into the pit from pit to pit. Nilagay siya doon sa balon ng mga kapatid niya, binenta siya, gumanda saglit yung buhay niya, and then pinagbita siya, balik na naman siya sa kulungan, dungeon actually ito, na butas. Okay? Madilim. Dito sa hirap ng buhay na dinanas ni Joseph, dito na-develop ang kanyang karakter. Dito siya naging masipag. Dito siya naging madiskarte. Dito rin natuto siyang magpatawad. Sa dulo ng kwento, yung mga kapatid niya na gustong pumatay at gumawa ng kalokohan sa kanya, natuto niyang patawarin. Sa masasakit na pangyayari, doon lumalabas yung grasya ni Lord kung papasaka. Because you cannot express love and forgiveness except may pain na nangyari. Kaya nga prayer ko one time, Lord, when you bleed, ang lumalabas sa sugat namin is grace. Pero ang hirap. Unless, punong-puno ka sa loob. Kaya mo, when the world squeeze you, anong lalabas sa'yo? Hatred, love, forgiveness, anger. And most of us, yun talaga. That's the common thing. Pero pag pumasa tayo in darkness, magulat ka. Pag in-squeeze ka, ang lumalabas, uy, ang bango. Uy, mercy or love. Oh, forgiveness. Pag iniwa ka, yung dugong lumalabas sa'yo, salvation. Parang si Jesus. Kaya nga, by His stripes, we are healed. Every time na nasusugatan ka, yung mga tao na sugat sa'yo, gumagaling. Imbis na nagiging bitter ka. So darkness develops us. And darkness, we grow. Sino gumagawa ng tauge? Okay? Alam niyo kung paano paggawa ng tauge? Ah, sige. Lalatag ka ng papel. Diyaryo. Lalagyan mo yung munggo. Babalutan mo, tatakpan mo para madilim. Tapos ako ilalagay? Sa araw? Di mabubuo yun. Saan ako ilalagay? Sa ilalim ng kama. Doon sa madidilim na bahagi. Dahil itong mga to, itong klase ng mga butong ito, they only grow in darkness. Hello? Hindi nyo alam yata itong ginang. Yung nagiginyog? Lord, yung tawag yun. These seeds grow in darkness. Parang tayo lang. We grow in darkness. When there is pain, we grow. It's up to you if you will grow or not. If you grow better or you grow bitter. But in darkness, we grow. Kung kailan mahirap ang buhay at sitwasyon, marami kang problema. Yung minsan gusto mo lang magbintang na ikaw kasi, sila kasi. Alam mo, at the end of the line, it's between you and your God.
Ako lagi sinasabi, we have a congregation like this. Pero sinasabi ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, Diyos lang ang maaasahan natin sa buhay na ito. Pangalawa, sarili mo. Pero yung sarili mo nga, hindi mo nga maaasahan minsan eh. Lalo mo, kakalimutin ka na sa mula Isusi. Ako, pabihira sarili ko, bakit ka ganyan? Minsan nakikita mo wala yung problema mo, sarili mo, di ba? Hindi naman iba eh, ikaw eh. So, pangatlo, sabi ko, maaasahan mo pamilya mo. At di ayon dala yung pamilya. Panguli, pero. Pero, pagtinginan mo lahat ito, si Lord, sarili mo, pamilya mo, meron, pamilya mo, problema mo eh. Sarili mo, problema mo, at di ayon dala, si Lord lang talaga maaasahan mo. Kero, pag nagkasabay-sabay kayo sa kero, lala, may problema, eh, sinuunahin mo, siyempre, pamilya mo naman, di ba? Pagkapag kami nga eh, nagkasabay-sabay yung tinadaanan namin, gusto namin magdala, hindi namin magawa. Bakit? May problema kami sa bahay. Kaya tandaan niyo ito ha, ang buhay niyo sa Diyos nilang iasa. Hindi sinasabi, baliwalayin niyo yung sarili niyo, pamilya. Hindi, nandiyan din sila. Support group. Pero pag dumating sa dulo na itong mga to, hindi kaya, si Lord kaya. Kaya ni Lord. So we grow in darkness. Sa darkness, si Lord kasama mo. Si Joseph, he grows in darkness. Noong mga panahon na dumadaan siya sa mahirap na sitwasyon at buhay na ito, pinagbintangan ko, anong ginawa? Binenta, pinagbantaan patayin. Sabi doon sa 39:2-4, the Lord was with Joseph and he became successful man. In darkness, he grew. Kahit mahirap yung sitwasyon, siguro hindi niya napapansin ito eh. Minsan pag ikaw malungkot ang buhay mo, may ginagawa si Lord, hindi mo napapansin. Naalala ko, nung bumisita si Maria doon sa libingan ni Jesus, on the third day, umaga, umiiyak siya, sabi niya, asan si, akala niya gardener si Jesus. Asan si Lord, asan yung master ko, umiiyak siya, hindi niya makita si Jesus na nasa harapan niya because of his loneliness. Minsan, pag lungkot na lungkot ka, hirap na hirap ka, andyan naman si Lord pero hindi mo makita. Nababarahan ng luha yung paningin mo, kaya hindi mo makita, nandyan lang siya. All along. Kaya ang tatanong ka, asan si Lord? Ako si Lord. Ako yun. Diba minsan pag malungkot ka, dami yung problema, parang si Lord na tayo. Ang hirap ng mga kausap ko. Ako lang talaga yata totoo dito eh. Sino nakakaranas ng gano'n? Para wala namang Diyos eh. Kung may Diyos, bakit ganito? Diba? At kung may Diyos, hindi ako love, bakit mo pinabayaan to? Una, dalawa lang conclusion mo, walang Diyos, kaya ito nangyari. Bakit? O, kung may Diyos, ang sama mo, pinabayaan mo itong mangyari. Bakit may dilim? Diba? Sana panaliwanag na lang. Alam niyo, pag tumira kayo sa mga bansa na six months maliwanag, mapapuranin kayo. 6 months kayo hindi makatulog, lalo na hindi ka nakakatulog sa liwanag. It's normal that there is darkness. It's normal. You are not abnormal. Ngayon sa katabi mo, normal ka pala. Tama lang pala na dumadanas ng ganyan. Nung dumadanas si Joseph ng ganitong kadiliman sa buhay niya, may ginagawa pa rin si Lord. Malamang hindi niya napapansin. Malamang hindi mo napapansin yung ginagawa ni Lord sa iyo. Pero meron. Nagtatagumpay pa rin si Joseph sa kabila ng kadiliman na iyon. The Lord was with him. And he was successful. Lahat ng gawin niya sa bahay ni Potiphar, tagumpay. At binigay na sa kanya yung pamamahala sa bahay ni Potiphar. The Lord blessed the house of the Egyptian because of Joseph. Ito yung totoo. Kung ikaw ang dahilan ng blessing, kaya binibless yung company niyo. Kasi may mga nasasabi sa amin na kaya daw ang blessed dahil sa kanila. Pag alis mo, bless ka pa rin. Dahil ikaw ang dahilan ng blessing. Eh pag alis mo, hindi ka na-bless. Guni-guni mo lang yun. Hello? Pag kami pumunta sa tindahan ng mga encheck sa Divisoria at Baclaran, walang tao, pag-upo namin, nagtanong pa lang kami, bumili, puno na agad. Sabi ng mga encheck, kayong swerte, kayong hain, bigay kami, Jollibee. Oh. Ate, dito lang kayo maghapon, ha? Gagano-gano lang kayo. Si
Siniswerte sila pag nandun kami. Nagdadala kami ng blessing. Yun ang tunay ng Kristiyano kung saan ka pumunta na may bless. Hindi na po kunyari ka ikaw dahilan pag nawala ka naman, hindi ka naman bless. Ito si Joseph. Bless ang bahay ng Egyptian because of him. Kami ganun kami, kahit saan kami magpuntang tindahan, naguhulat sila kung ang dadami costume niya. Kaya kung babayaran kami, kalahating araw, gaganon-ganon lang. Okay na. Diba? Pwede na. Joseph grew in darkness. After siyang pagbitaan sa bahay ni Potiphar, nadala naman sa kulungan. Pagdating sa kulungan, Joseph's master took him and put him in the prison, the place where the king's prisoners were confined. And he was there in prison, but the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Mayor ang bagsak ni Joseph dito. Tapos walang corruption. Walang nakalaya na hindi tama. He was the keeper sa prison. But Joseph, in charge of all the prisoners who were in the prison, whatever was done there, he was the one who did it. And the keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge because the Lord was with him. And whatever he did, the Lord made it succeed. Andun pa rin si Lord doon in darkness. Andun pa rin. Kadiliman yung dinadaanan, pero andun pa rin si Lord. Malamang hindi napapansin dito ni Joseph. Piling niya lang, okay lang, hirap na ako dito. Gusto ko lang bumalik ng Israel. Gusto ko lang bumalik sa pamilya ko. Pero alam ng mga tao sa paligid niya na kahit dumadaan siya sa dilim, nandun pa rin si Lord. Minsan ikaw dumadaan sa dilim, pero matibay ka, pinipilit mong umapit kay Lord. Hindi mo, ikaw lungkot na lungkot, pero yung mga tao sa paligid mo, nabibless sa'yo. Hello? Alam mo? Hindi lang sila makapagsalita minsan, pero sasabihin, alam mo, nabibless ako sa'yo. Ang bigat na ng problema mo, pero kinakaya mo pa. Ang bigat na ng problema mo, pero nandiyan ka pa sa church. Yung iba, wala lang pamasahing piso, kung lang, hindi na umatend. Diyos ko. Sabi mo sa katabi mo, nakaka-bless ka. Dumadaan ka yung darkness, pero okay ka pa. Nakangiti ka pa rin. Amen? So what else? What we do in darkness? We slow down. Nasubukan mong madilim, tas nag-brown out, tas kilos ka ng kilos. Lalo sa bahay namin ngayon, sa dami namin mga gamit na nakakalat. Galing ng church, yung mga paninda, brown out. Sige, magagagalaw ka. Surgery, laging galaw na galaw yan. Pero pag brown out, hindi yan gagalaw. Ano mangyayari? Ha? Padahala pa na. During darkness, huwag kang plano ng plano. Huwag kang mag-isip ng walang anong gagawin. It's time to relax. Pag brown out, walang kuryente, walang aircon. Pero naalala ko ng mga panahon na uso ko si brown out, tahimik ng paligid. Ang sarap mo tumulong, tapos may konting hangin na ihihip, di ba? Bumuksan pala yung pinto, yung bintana. Wow! Sa darkness pala, masarap magpahinga. Tahimik mo sa katabi mo, darkness ba? Pahinga. Pahinga ka. Hindi yung, ay darkness, isa tayo na gagawin. Mungo ka ba? Ano ka gawin sa darkness? Kung bukas siya ng adira, hindi nasunog bahay niya, daming papel yan. Since darkness at dinadaanan mo, huwag ka muna magplana na magplana, gumawa na wala ano. Kung ikaw workaholic, tumigil ka na lang muna. Let the Lord do the work. Sabi mo sa tabi mo, pahina. O slow down. Saan matulog pag madilim? Di ba, iba, may apatay ng ilaw, nagtatalukong. Yung iba, naglalagay pa ng takip sa mata. Di ba? Yung iba, naglalagay ng tangsan ngayon. Saan patulog? Pag madilim. Kaya kung madilim ang buhay mo, relax. Pahinga ka. Genesis 40:14-15. Na si Joseph ay pabaho ng pabaho yung kanyang sitwasyon, palala ng palala, padilim ng padilim. May dumating na dalawang tauhan ng pero na nanginip. Ininterpret niya yung pananginip. Parehong nangyari yung interpretation niya. Sabi niya, alalahanin mo lang ako pag nangyari na to. Alam niya mangyari because God is with him. Sabi niya, only remember me when it is well with you. And please, do me the kindness to mention me to Pharaoh.
So he get me out of this house, for I was indeed stolen. Nandutong pa rin yung longing niya na gusto ko nang lumaya. Ang tagal ko nang nakakulong. Ang tagal ko na dito sa Egypt, hindi ito lugar ko. Imagine mo ha. Ito pa, when you are in darkness, iniisip mo hindi mo yung lugar. In fact, doon gagamitin in heart si Joseph sa darkness na yun para mag-shine. Huwag mo isipin hindi mo yung lugar. Of course, ayaw mo yan. Pero what if diyan ka pala ni Lord palalaguhin? Diyan ka pala babaguhin? Diyan ka pala gagamitin because of your experiences? Tatanig ka mga. So, siya, ayaw niya eh. Ayaw niya, gusto ko lang lumaya, gusto ko lang umuwi, gusto ko lang bumalik doon sa land of the Hebrews. And here, also, I have done nothing. Wala akong ginawang masama. I don't deserve this suffering. Parang yung sinasabi ni Joseph. I don't deserve this pain. Mabuti ginawa ko ito, binalik sa akin. Hindi ko dapat tanggapin ito. Hindi ko dapat ranasin ito. Ito yung point niya. Kaya ayaw ko dito, sabi ni Joseph. They should put me to the feet, sabi niya. Yet, pagkatapos lumaya ng chief cupbearer, he did not remember Joseph, but forgot him. Until na nanginip si Pero ng pitong bakang matataba na hinain ng pitong bakang payat at ng pitong uhay ba yun ng wheat na matataba. Tapos kinain ng pitong uhay na payat. Repairing to 7 years of famine, doon na alala nitong cupbearer si Joseph. Sabi niya, ay nako, may naalala ko, meron akong maling ginawa, meron isang Hebrew doon na nakakulong. 2 years ago, nandun pa rin siya. 2 years ago. And then, ilang taon si Joseph nung yung kalbaryo niya nagsimula? 17. Kailan nagsimula na maging maganda yung sitwasyon ng buhay niya? 30. Ilang taon ni kanyang paghihirap? 13 years. Ikaw, ilang taon ang paghihirap mo? 13 weeks. Yan. Ilang taon? 30 months? Maganda yon. Maganda yung 13 months na yan. 13 years. The same story with David. Si David, 16-17 din. Naging king siya at age of 30. Ito, naging assistant to the Pharaoh at age of 30. Noon, significant sa akin yung 30, nung magta-30 ako. Kasi lahat ng mga nangyari, napunta ako na India at age of 30. Kaya yung 30, baka magta-30 na kayo. Kasi 35 na ako ngayon, kaya hindi na to. Sino nga yung pasal na, no? Joke lang. So, it is significant sa akin ang time na yun. At the age of 30, ang daming nangyari. Ganun din kay Joseph. Ganun din kay David. So, nung time na madilim, nag-slow down ang buhay ni Joseph. But actually, hindi niya alam na yun ang parang kailangan niya gawin. Wala siyang magawa sa kulungan sa palagay niya. Gagawin sa kulungan. Di mong sulat sa gilid, ilang taon na ako dito, ilang buwan na ako dito. Di ba? So, walang nagawin. So, eto, when you're in darkness, huwag kang magmadali. God has His own timetable. Don't be in a hurry. Huwag kang magmadali. God's timing is never too late. It's never too soon. It's always on time. Walang Diyos na nililig. Kung ano ginagawa ni Lord sa buhay mo, may pangarap ka, gusto mong mangyari agad. Kung hindi kikilos si Lord, huwag kang kumilos. Magpahiya ka lang muna kung you are in darkness. Wait for God. Dahil minsan si Lord, di mo kailangan tulungan. Gagawin niya yung gagawin niya kahit wala ka. Hello? So si Joseph, pinipilit niyang lumabas doon sa sitwasyon ng buhay niyang madilim. Kaso hindi pa panahon. Sabi mo sa katabi mo, baka hindi pa panahon, huwag pinipilit. Ang mga prutas na hindi inog sa puno, maasip at mapait. Ang mga bagay na nakuha mo ng pilit, mapait. Ano yung mag gusto mong mapaitan ulit? Di ba? Ilang pait nang natikman, di ba? Di ba natuto? Matuto ka na.
Mapait ang pinipilit. We can rest in God in darkness. Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of shadow of death, nabanggit na ng ilang ulit ito. Pag pumunta ka dun sa Mount Sinai, sa Israel, boundary ng Egypt, na Israel, ito yung wilderness na tinatawag sa Bible. Pag tumama yung araw dyan, tinamaan yung bundok, ito yung valley. Ang dilim-dilim doon sa hapon. Pagdating ng gabi, mas lalo. Doon lumalabas yung mga scorpions, yung mga snakes. Lahat ng mga hayop na nakabaon sa lupa during mainit na panahon, dahil maghapon mainit, lalabas sa gabi, nagre-relax. Yung lugar na madilim na yon, yung shadow of death na yon, delikado talaga yun. Pag sabi ni David, hindi ako matatakot sa darkness. Because the Lord is with me. Hindi ako matatakot sa darkness na to, sa lungkot na to, sa hirap na to, sa problema na to, sa imposibleng sitwasyon na to. Even though I walk to the valley of shadow of death, it's darkness, I will fear no evil. For the Lord is with me. Kasama ko si Lord dito. Sabi mo sa katabi mo, kasama ko si Lord. At kung meron mang hindi aalis sa tabi mo at hindi kayo iwan, siya yun. 24/7, He is available. Care group mo, hindi available yan, 24/7. Kami, hindi available. Pero si Lord, available. Especially in darkness. In dark moments. And lastly, we shine bright in darkness. Kahit ang liit ng bitbit mong kandila o flashlight, pinakamaliit. The more na madilim, kahit ang liit-liit niya, kitang-kita yan. Pero ang liit ng liwanag mo, ng flashlight mo, pumunta ka dyan sa labas, o kahit malaki yung flashlight mo, pumunta ka doon sa kalsada, useless. Bakit? Maliwanag eh. Na-appreciate lang ang light when it is dark. Yung liwanag natin, gaano man kaliit o kalaki, mas kitang-kita yan pag ikaw ay nasa kadiliman. And most of the people around us, nasa darkness. Ang kaibahan natin, may liwanag tayo, sila wala. Kaya huwag kang magmumuk during the suffering, during your dark moment. It's your opportunity to shine. Amen, hindi yung, wow me. Ako lang yata ganito sa bundok, no? Mas marami pang tao malalang kalagayan sa'yo. Buti nga na may Jesus, sila wala eh. Pag ang tao walang Jesus, walang pag-asa. Kahit anong dilim ng mundo mo, ng buhay mo ngayon, pero may Jesus ka, may hawak ang liwanag. Gaano mang kaliit yan, at least, in darkness, brown out, meron lang isang may flashlight na maliit, alam mo, may tao doon. Sa mga island, sa Batanes, mahalaga sa kanila yung lighthouse. Dahil during the storm, and when everything is dark, yun lang ang kanilang basihan na may island dyan, may pag-asa tayo. Yung ilaw na nag-iisa sa dilim, yun ang pag-asa ng mga tao na sa kadiliman. At meron tayo nun. Jesus is the light of the world. Nasa atin siya. Amen? Amen. We shine bright in darkness. Sabi ng Matthew 5:16, let your light shine before men, before others, so that they may see your good works and give glory to your Father is in heaven. Pag nakita ng mga tao, kumari mo, na nagniningning ka sa dilim ng buhay mo, tuloy pa rin yung buhay mo. Kaya mo pa rin bumiti, kaya mo pa rin mag-church, kaya mo pa rin gawin yung mga bagay-bagay sa buhay mo, namamangha sila sa iyo. Tatanungin nila, ano meron ka? Bakit kaya mo? Then sasabihin mo, I have the light of God. Amen. Sabi na dyan, Israel, Jesus is the light of the world. Then sabi niya dito sa Matthew 5, you are the light of the world. Because yung light na loob na yun, nasa atin. Ang sabi dito sa Isaiah 61:3, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Tumayo ka, huwag kang magmokmok dyan. Dahil yung liwanag ng Diyos na sa'yo, na sa atin. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. Sa ibang translation, gross. Ang buong mundo ito, mababalutan ng darkness. At hindi lang ordinaryong darkness, super. Kasama tayo doon sa mababalutan. Ang kaibahan natin, meron tayong liwanag na nanggagaling kay Jesus.
When everyone is in darkness, we are also in darkness, but we have the light. Gaano mga kalit yung light mo, yung mga taong nasa kadiliman, kailangan nila ito. Kaya huwag mong sayangin yung lungkot mo. Huwag mong sayangin yung hirap mo, yung pain na dinadaanan mo, don't waste it. Make it shine for Jesus. Huwag kang magpatalo dyan. Gamitin mo yan para yung iba mag-bless at maligtas. Amen? Distinct darkness. And His glory will be seen upon you, and the nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Pati mga hari na sa kadiliman, walang liwanag. Pag nakita yung liwanag mo, pati yung mga sikat, kilala, no? Mga taong merong kakayanan, nalapit sa'yo. Kasi kakaiba ka. Ibang klase ka. Ang dilim na ng buhay mo, ang dilim din ng buhay nila, pero ikaw nakaangiti pa rin. Yun ang kaibahan. Hello? Bumabangon ka pa rin kahit wala nang dahilan para bumangon. Kahit kapi na lang ang dahilan mo para gumising, gumigising ka pa. Diba? May mga panahon na parang walang dahilan para gumising, nakakatamad na. Pero bumabangon ka pa rin. Lumalaban ka pa rin. Because God is with us. Alam natin may hangganan ng dilim. Hindi laging madilim. Amen? Sisikat din ang araw. Joseph's darkness experience make him effective soul saver. God said before you, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, nung huli na, na nagbibintangan na sila, nasisend, kumasi, sabi ni Joseph, pinadala ako dito ni Lord. Nung una, nung siya ay nasa darkness, yung mga kapatid ko ngayon, walang hiyak, kaya ako nandito, gusto ko na lumaya. Pero nung na-realize niya, nag-grow siya, na-develop yung character niya, nagbago siya because of darkness, sabi niya, si Lord, ano yung kagagawin niya? Hindi kayo. Kaya ako nasaktan, hindi namin sa inyo. Ginamit lang kayo ni Lord. At ang purpose ni Lord, ito, God sent me before you to preserve you, a remnant in the earth, and to save you alive para kayo maligtas, para kayo lumaya doon sa paghihirap sa Kanaan. By a great deliverance, so now it was not you that sent me here, but God. And He had made me a father to Pharaoh, the Lord of all his house, and ruler over the land of Egypt. Si Lord na may kagaguhan pala ng lahat dito. Yung angal ka ng angal sa mga minadadaanan mo. Pinrator ka, tinira ka, nawalan ganito, nawalan ganun. At the end, si Lord pala may kagaguhan. Masasabi mo, Lord, pangtira ka, Lord, ikaw pala may kagaguhan na ito. At ang purpose pala ni Lord, kaya dumaan ka sa darkness para kay bless ng todo-todo. Ayaw mo? Ayaw mo? Oo. Ayaw naman pala eh. Bibless ka ni Lord eh. Kaya lang mahirap yung proseso. Masakit, mapait, mahirap, malungkot. Madilim. Pero again, kanakamay siya ni Pharaoh. The most powerful nation during that night. Second to the throne. At nung namatay na yung tatay niya, takot na takot yung mga kapatid, inulit niya rin yan. And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. To bring to pass as it this day, to save man's people alive. Kaya ito nangyari. Kaya ako dumaan sa darkness. Kaya ako dumaan sa maraming problema. Kaya dumaan ako sa maraming pain at hirap. Because, gagamitin ni Lord experience ko para maligtas sa maraming tao. A darkness experience will make us effective soul winner. God said, light shall shine out of darkness. Our darkness, I have written verses. Yung mga lungkot, hirap na dinadaanan mo, may dahilan. Lalo kang magiging compassionate, lalo kang magiging maway sa kapwa, lalo kang magdidesign na tulungan yung iba, lalo kang magpipray na sana madala ko sila kay Lord kasi kay Lord lang may pag-asa yung mga tao na sa darkness. Sabihin mo, ikaw yung gagawin ko. Kaya tayo. Let's pray.